Tatlo lang guys. Ang vlog natin ngayon is about sa Spider Rogue helmet. So nakabili tayo ng Spider helmet. Reviewin natin ngayon guys para ma-check natin kung anong advantages at disadvantages. Okay, tignan natin yung helmet. Bali, ito yung nabili natin guys. Spider Rogue. So ito siya. So may ICC sticker. Ano to, may final QC 3 pass. So ito patunay na dumaan siya sa quality control. So ito nga yung nabili natin guys. Ito kasi ang gusto ko dito, orange siya, mag-match sa motor natin. Tapos itong black. So astig siyang tignan, ano guys. So ito may spoiler na rin siya ito sa likod. So ito natatanggal kung gusto nyong alisin. Pwedeng alisin, pero sa tingin ko hindi ko na alisin kasi medyo okay naman siya eh. So ito may ventilation siya dito, pwede mong i-ganon. So ang ano niya, clear visor siya. Ayan guys. So meron din siyang ano dito, yung tawag na dito. So dual visor din siya. Ayan. So pag nakita nyo guys yung pagka dual visor niya, maganda ta, medyo sumagad dito sa ano. Yung ibang dual visor kasi hanggang dito lang. So ito talagang matataktan yung ano, hindi makikita yung mukha mo. So may venting siya dito, pwede yung ganun. Ang napansin ko guys, ang advantage dito sa Spider Rogue, kung makikita nyo tong rubber dito, ayan, parang ang ano ko siya, soundproof, kasi tinesting natin kanina, wala tayong masyadong marinig na ingay pag finally close kasi natin yan. May lock din dito guys, pag ginanyan nyo, maganda rin dito, mahigpit yung ano niya, hindi basta-basta umaalog. Yung ibang helmet kasi pag ganun, ano siya, hindi siya mahigpit, ito medyo lumalaban siya. So ito guys, makita nyo may lock. So pag ganun, pag prenest natin to, totally sarado na siya. So yun na yung parang soundproofing niya, na mababawasan yung mga ingay kasi silyado to eh, may rubber. So pagka ganun natin, ayun, nakasilyado na siya. So yun ang isang advantage nito. So ang advantage din nito, may dual visor. So may mga vent siya dito, may vent din siya dito sa likod. So yung inner niya naman, so makikita nyo itong lock niya mahaba. So safe na safe ka. Kunyari nilock mong ganyan. So nilock mong ganyan, mahaba siya. Kunyari nag-release dito ng isang lock, marami pa siyang pagdadaanan na lock, hindi basta-basta matanggal. So ayun guys, yan yung loob niya. So kita nyo naman, ayan, yung sa likod. Itry natin isuot kung okay ba siya. Fit, kasi large to guys eh. Large ako. So ganyan ang forma niya guys. So pag naka side view, ganyan. So back view, side view ulit. Ito yung front view. So ito, try natin ibaba. Ayan, nakalock siya. I-try natin yung dual visor niya. Ayan guys, talagang okay, hindi kita yung mukha mo. Ayan. So ang nakita ko lang naman disadvantage dito guys sa bagong labas ng Spider, ang disadvantage, sige, ginamit ko kanina, nakaganyan siya.
hindi siya totally lock, pero wala siyang anti-fog, medyo nagpa-fog siya rito. So pag pinagpapawisan ka tapos malamig sa labas, nagpa-fog siya. Yun ang disadvantage kasi siliyado nga, meron pong mga rubber mat. So ewan ko, pag tagal-tagal siguro mawala rin yan kasi bago pa, pero yun ang napansin ko lang kanina, yung disadvantage na yan. And ang maganda rin dito guys pala, magaan siya. Hindi yung mga dating spider na sobrang bigat. Ito ang weight lang nito, nasa 1.5. So yun ang ano ko guys. Ito ko pala ang disadvantage niya, natatanggal to. Hindi siya totally na ilalak. So yun ang napansin ko rin dito. Ibali, pwede namang tanggalin to. O yan guys. So pag gusto nyo namang pumingin kung fake yung nabibili yung mga helmet, bali, ang alam ko wala namang fake na spider eh, kasi hindi nila papayagan yan, masisira ang pangalan nila. Hindi tulad ng ibang brand ng helmet, maraming nagsilabasan ng fake, pero hindi ko nababanggitin kung ano yung mga brand. So Spider, Evo, yan yung mga magagandang brand, kilala sa market. Marami na yung nagsisilabas ang magagandang helmet ngayon, tulad ng Gile, KYT, NS2, so maraming klase. So pag bumibili pala tayo guys, minsan ng pagtingin ng fake, minsan dito nila tinitignan sa lining niya. So pag iangat natin to, dapat itong styro niya may makita kang mga butas. So nakita nyo yan guys, may butas sa loob. Ngayon may butas siya. So ibig sabihin dito yung vent niya. Ang mga iba kasing nagbebenta ng fake, wala silang butas na ganyan. At saka napansin nyo yung mga original, matigas tong styro niya, hindi tulad ng iba, manipis na malambot. Ito matigas talaga. Hindi basta-bastang styrofoam yan. Tsaka makapal dapat ang styro niya. Yun ang protection natin guys pag nagmomotor tayo. So yun lang ang tips ng pagtingin ng mga fake. So ang advice ko guys, pag bumibili kayo ng helmet, bumili na tayo ng ano, huwag na tayong bumili ng mga mura, kasi sigurado mga mura, hindi natin alam kung secured ba tayo sa ano, hindi natin alam ang disgrasya, kasi pag may time na nabangga tayo, biglang bumagsak tayo, tapos ganun yung helmet natin, hindi natin masabi. So mas maganda na, ang advice ko, bumili na tayong medyo mahal, pero hindi naman yung masyadong mahal, yung abot kaya lang nating presyo. Gaya nito, below nasa 4 plus, pero pag nasa ng ibang mga dealers, mabibili ng mga 3,000 plus. So hindi na masyadong ano yun sa budget natin. Tsaka may kasama rin iridium lens ito guys, so sulit na sulit talaga. So yun lang guys, about sa vlog natin ngayon, about sa helmet. So mas maganda na ang ano kasi helmet pala guys, may 5 years na ano yan, 5 years expiration. At after 5 years, dapat nagpapalit na tayo ng helmet kasi nababawasan din ng nababawasan ng durability ng helmet natin. Lalo na pag laging naarawan, napawisan natin sa loob, mga ganun. So, mas maganda after 5 years, o sabihin na natin, iabot na ng kahit 7 years, okay rin siguro pag hindi masyadong naarawan. So yun lang guys about sa vlog natin ngayon about helmet. Sa mga susunod na vlogs natin, tignan natin kung anong pwedeng i-vlog ulit. So ngayon tag-ulan kasi guys.
So tignan nyo sa labas, umuulan. Ganyan dito guys, paghapon umuulan, pag umaga, umaaraw. So nakakatamad na lumabas-labas ngayon kasi pag-ulan na talaga. Okay guys, thank you ulit. Until next vlog, good afternoon.